Good morning. Good morning from our farm. No, not our farm. Dito sa bukid malamig. Sama namin mga bodyguards namin. Come on, guys. Yung mga bodyguards, wala ka naman ikaw ang bodyguards, eh. Gabi man, saan ka ba pupunta? Lalakad lang tayo. Look at my bodyguards here. Camera side sila. Dali, come on. Dito lang. Kita mo itong isa. Nakakita ng daga. Ayan, ipinagpalit ako sa mga daga. Bodyguards. Natin. Hi! Sayang, malulobat na yung phone. Hindi pala tayo nag-charging. Look at the sunrise. Sunrise. Sunset. Sino? See? Ah, yeah. 3 a.m.? No, I don't think so. No, sometimes I wake up at 5 and she's good. Sleeping soundly like a baby. This is Panda. This is our... Ayan, ito. This is our most loyal bantay. Lagi yung nakabantay. Si Lola, talaga siyang gumigising ng 3 a.m. tapos... Magkapal niya si Panda, kata ka si Payato. Si Lola, so, kaya pag sumisilip ako ng 5 a.m., tulog siya. Kasi nagising na siya noon. Paano mo naman alaman? That means nagigising ka din ng 3 a.m. No, sinasabi siya ako ng Lola. Look at this. This is a beautiful view from the farm. Masarap maglakad pagka is cold. Parang ang mga maso. Hindi ako. Oh. Sandak talaga, oh. Busy sila pag kami nakita silang tumalang-talon sa bukid. Ayun. Hirap bawalin na. No, sino ba sa tingin mo sa mga aso natin yung pinaka hindi sumusunod sa'yo? And that it's so beautiful. Ba? Ganda ng pagsikat ng araw dito. Oh, especially on the tree. Si Tiger. Maliit pa si Tiger. Meron kaming ampon na aso. Yung mga hayop sa atin, umuwi lang basta-basta. I mean, basta na lang natin sila nakapunta sa bakuran natin. Tapos pinapakain. Na pinapakain natin, it becomes our wow! Basta pag umuwi sa bahay. Meron tayong mga aso puro black. And then what happened is nagkasakit sila lahat, nakubig sila. May black brown yun eh. Dati meron tayong mga aso puro brown. You remember? Ako si Ariana. Sila, ako kasabay si Ariana, si Ricardo. Ah, yun yung mga dayong yun. Oo. Okay, mga aso natin, nantayin natin kasi nakakahiya naman sa kanila. Busy pa talaga sila o ayaw pa nilang magpaawa. Ano,
ng baboy na mo eh. Summer fire, hindi natin makidabi kasi madidim. Ay, panda, kanina na! Ah! Pinupuntahan nila yung may baboy na mo. Parang walang kasama, nauuna ko. Let's see how far we can walk. Ngayon, maganda pang maglakad kasi first, malamig yung panahon. Bakit? Malamig kasi papa December, papa January. Bakit? Kasi nga, di ba pagka nag-iiba kasi yung panahon, di ba tira yung picture yung saan, meron tayong amihan season at habagat season. Ngayon, amihan season na, malamig talaga. So, best time to walk around here. And alaga siguro nila yun. Best time to walk around and makikita natin yung daan is tuyo so we can walk. Pero pagka dumating na yung after that daan nila yung tag-araw, okay lang din naman, ganyan pa rin yung daan. Kaya lang, the problem is, mainit na yun unless you will walk ng sobrang aga. Tapos pag dumating naman yung tag-ulan, lalo hindi na tayo makakalakad dito ng maayos kasi nasisira yung daan. Nagpuputik siya, lalo na mo, especially pag dinadaanan ng mga malalaking sasakyan na pangbukin. Nasisira yun. Nang? Oh, yung mga kalabaw din. Pagka, yung mga kalabaw okay lang kasi yung track ng gulong nila, maliliit lang. Oh, yung pag-apak din nila. Sige, isama na natin yung pag-apak nila. Nang? Hindi, baka siya ng gulong ng harvester. Di ba malalapat kasi yung mga gulong nila eh. Ah, let's see this. Ito yung ano, bundok ng Arayan. Malayo na, malayo tayo dito as compared sa kung pag dumadalaw tayo sa Cabiao, makikita natin mas malapit. So, medyo malayo tayo sa bundok. But it's a nice view mula sa bahay natin. Mas malapit sila dun sa side ng bundok. Di ba mas kita nila yung bundok dun pag nandun tayo. Sometimes kasi pumunta tayo sa Cabiao, dumadalaw din sa... Last time kasi nag-uulan, pangit yung daan. One day we will visit the mountain. Ano madali? Ano yun? Ano nakikita nyo guys? Ano? Ano nangyari? Sige. Oh. May mushroom doon. Ayun, may mushroom. May common naman dito sa bukid yun na. Si Panda, hindi siya gagalaw pag hindi ako lumalaw. Lalakad na ako kasi nakakaawa na siya. Oh. Sige na. He's really the cutest. Lagi siyang nasa likuran mo. Ayan. Gusto niya, ano siya talaga eh. I think matatakotin siya. Gusto niya palagi siyang palagi malapit sa atin. Lumalayo, hindi na natin makita si ano. Si Itim, tsaka si Payato. Nasa na yung dalawang aso. Kaya nga, hindi na natin sila mahanap.
either matatakotin siya o tamad siya. Baka tinitricks niya yung dalawa para yung dalawa lang ang mapagod. Natin yung mga makikita natin sa side na ito, wala pang tanim kasi katatapos lang ng harvest season. Siyempre, mababa ang palay. Mababa presyo ng palay. Pero ngayon daw tumataas na nung naani na lang. Funny. Sandak! Makatama ka naman dyan, Gabi Mom. Sino ka sa bahay? Hindi ka ba? Matatakot sila kay Panda. So, sinasabi mo, hindi tayo kayang protection ni Panda sa aso, sa ibang aso. Look how far we have walked. Ay, hindi. Last time naglalang tayo, mas malayo pa, di ba, hanggang doon sa kabilang, sa farm. Every 5 in the afternoon. But... ang dami na ako yun. Dami aso na ako. Hindi. Tingnan natin. Merong makakalaban na aso si Panda. Tingnan natin kung takot si Panda o hindi. Takot yan. Takot yan. Natakot siya. Okay, Pandak, ihi lang na ihi, o. Asa na? O, see? Tingnan mo, tumatakbo yung aso. Hindi pa tumatahol si Pandak niya. Iba ko kasi hindi pa siya handa. Ayun, nagtawag siya ng kasama niya. Hindi. Nagtawag siya, bilang dalawa na yung tumatahol sa side nila. At si Pandak, matalino, naglalakad sa gilid ni Daddy. Yan ang wise decision. Tignan mo. Ano, mistik ako, Daddy? Ba't kang mag-ano na? Ito, sawak-awak mo. Mahirapan tayong ano. Saan pagka inabot tayo niyan? Uy, ayan! Tignan mo, mag-away to. Ayan. Tignan natin kung lalaban ba si Panda. Oh, nag-usap na sila, sabi ni Pandak, padaanin niyo na kami. Sabi nung ayan, ako galit na si Pandak. Pandak, wag nang ano. Hoy, si Pandak, aso natin 'yan. Hoy. Eh, Pandak, natatakot ka? Aso natin 'yan, ahabulin mo na. Ahabulin ka ng aso dahil sa kanya. Natatakot kasi siya. Sige na. Bigyan na, Pandak. Panda, kaligay na. Hindi ka nahabulin niya. Habol na rin ako sa mga aso. Hindi nga. Ayan, natatago na si Panda. Doon ka kay Daddy. Hindi ka dito, Panda. Tayo mag-body-body tayo. Tayo kasamahan ni Yagap. Hello. Ngayon na, Panda. Wala ka. Ayaw mo, iwan ka dyan. Ba't kayo matatawag? Si Panda nga lang. Ayan, nasa inyo na si Panda. Hindi ako na yung dog yan. Hindi ako na yung dog yan. Ayan, ikaw Panda ka. Ayan, nakikipag-away-away ka kasi. Tapos wag ka... Sila itim kasi wise dito sila dumaan sa... Paliwanag ka. Ayan. Ano ginawa mo kasi? Ba't ka kaaway ng mga aso doon? Hindi. Nagpapakilan lang yan. Hindi ako naniniwala. Hindi, si Pandak nga ang target nila. Dali na. Ano? Wala na. Ano na yung mga
Tanungin mo si Pandang, ano ba kasi ang atraso mo dyan sa mga yan? Bakit ka, ano? Maliit lang mga gata, no? Ayun. Eh kasi andito si Panda, kaya nananahuli yung mga aso. Very rude naman. Alaga mo yun? Eh, pag nakalagpas ka, hindi ka na tatanungin. Yun, nakaligtas si Panda. Ligtas. Sa bukid malamig. Kasama namin mga bodyguards namin. Come on, guys. Yung mga bodyguards, kailangan naman ikaw ang bodyguards eh. Gabi man, saan ka ba pupunta? Lalakad lang tayo. Look at my bodyguards here. Camera shy sila. Dali ka mami. Dito lang. Kita mo itong isa. Nakakita ng daga. Ayan. Ipinagpalit ako sa mga daga. Yung bodyguards natin. Hi! Sayang. Malulobat na yung phone. Pala tayo nag-charging. Look at the sunrise. Sunrise. Sunset. Sino? See? Ah, yeah. 3 a.m.? No, I don't think so. No, sometimes I wake up at 5 and she's still sleeping soundly like a baby. This is Panda. Ayan, ito, this is our most loyal bantay. Lagi yung nakabantay. Si Lola, talaga siyang gumigising ng 3 a.m. tapos. Magkapare si Panda, kadya kasi kaya ito. Si Lola, bahala siyang matulog ng 3 a.m. Panda, hindi siya natutulog ng 3 a.m. Gumigising siya ng 3 a.m. tapos matutulog siya ulit kasi. So kaya pag sumisilip ako ng 5 a.m. tulog siya. Kasi nagising na siya noon. Paano mo naman nalaman? That means nagigising ka din ng 3 a.m. Look at this. This is a beautiful view from the farm. Cold. Masarap maglakad pagka it's cold. Pandak talaga, oh. Busy sila pag kami nakita silang tumalong-talong sa bukid. Ayun, ayun, ayun. Don't know if we can... Pandak dito lang! Si Pandak, si Payaton, at si Itim. Ayun, nandun si Itim. Pinakamakulit kahit yun. Ang pinakamahirap bawalin yun. Sino ba sa tingin mo sa mga asa natin ang pinaka hindi sumusunod sa iyo? At that it's so beautiful. Ha? Ganda ng pagsikat ng araw dito, oh, especially on the tree. Si Tiger, maliit pa si Tiger. Meron kaming ampon na aso. Yung mga hayop sa atin, umuwi lang basta-basta. I mean, basta na lang natin sila nakikita sa bakuran natin. Pag pinapakain natin, it becomes our pet. Wow! Basta pag umuwi sa bahay. Last time,
time, di ba meron tayong mga aso puro black? And then what happened is, nagkasakit sila lahat, nakubid sila. May black brown yun eh. So, dati meron tayong mga aso puro brown. You remember? Ah, si Ariana. Sila, oh, kasabay si Ariana, si Ricardo. Aso natin, antayin natin kasi nakakaya naman sa kanila. Baka alaga yan din. Busy pa talaga sila o ayaw pa nilang magpaawat. Ah, may baboy na mo eh. Summer fire, hindi natin makilabi kasi madibig. Pinupuntahan nila yung may baboy ramo kasi naitim. Kasi itim parang walang kasama, nauuna po. Let's see how far we can walk. Ngayon, maganda pang maglakad kasi first, malamig yung panahon. Bakit? Malamig kasi Papa December, Papa January. Kasi nga, di ba pagka nag-iiba kasi yung panahon, di ba yung pinja niya sa Akpan, meron pa yung amihan season at habagat season. Ngayon, amihan season, malamig talaga. So, best time.